same, pero iba! Ay, mga baga, uwian na naman. Uwian na naman kayo, ha? Yes! Marami na naman pangga natin. Ang excited to move dahil nakatapos na naman sila ngayong araw ng Miyerkules. Totoo yan. Pero hindi lahat excited umuwi, Jim. Bakit? Minsan kasi pag uwi mo daw, wala ka namang gagawin. May ganun, no? May ganun. Totoo yan. Totoo yan. Parang iba, pansin mo, nagpapakatagal sa opisina. Oo. Para lang mag-upos para may na internet. Para maki-aircon. Eh, normal lang din naman yan, lalo na pag gano'n, pag summer na tapat, no? Oo, diba? Maklase. O, eto, well, speak of summer, mga pangga, eto yung mga babad sa kalsada, eto mga riders natin, ha? O, eto, para po sa ating mga riders at passenger princess, andito po ang pinakamabisang back-to-school promo at contest ng Geely Helmet. Upang ma-avail po ang ating promo, pumunta lamang po kayo sa selected Geely stores at kayo po ay nakasuot ng uniform kung talagang estudyante ka, ha? Alam mo na yan. At syempre, para po sa mga may jowa naman, eh meron kang 10% off at meron ka rin pong wow! 5% naman sa single pips naman natin, yung mga single dyan. Yung SMP na magiging membro. At syempre, and to have a chance to win ang Geely Helmet, mga pangga, eh kailangan mo lang pong i-follow ang kanilang official Facebook page, Geely Helmet PH, at syempre ang TikTok, Geely Helmets PH Official, at screenshot mo lang at mag-selfie ka kasama ang pogi-pogi mong Geely Helmet at kung saan branch mo ito nabili. At nako, i-share mo ito yung poster sa FB kasama ang hashtag niya, hashtag Back to School Promo, hashtag Geely Helmet, Geely Helmets PH, hashtag Level Up Your Protection with Geely, at ilagay sa comment section ang iyong screenshot at ang selfie mo. At mga makapangga, September 15, nag-start na po yan hanggang October 31, at sa November 3 po, 2023, ang announcement ng winner. Ayan. Kaya ito na, partner. Simulan na natin ang ating drama ngayon pong araw ng Miyerkules. Ayan. Bilang ready ka na, pangga, ito ng ating story time. Jimbo, ito ay istorya ng mag-asawa. Ito lang nakakalirky dahil ang problema nitong dalawa ay... Actually, itong si... Ano ang nagtatanong eh? Si Mrs.? Si Mrs. Mrs., okay. Nagtataka siya na bakit daw parang ganun yung setup nila na tila mag-jowa lang kami. Pera ko, pera niya. Wala kaming combined na account. Hindi naman sa dahil gusto kong kunin lahat sa kanya, pero ganito po ba na talaga ang setup sa panahon ngayon? Please let me know kung sobra lang ba akong demanding or pwede ko namang sabihin sa asawa ko na gusto ko sanang budgetin yung pera naming dalawa. Pa-help. Pa-help with smiley. Alam mo, normal na nangyayari ang ganyan, partner, ha? Ako, aminado ako niya dati. Pero ito, ha? Pag-usapan, so, ano? So, si Mrs. ito, ha? Oh, si Mrs. Ang nag-ano, ha? Well, ako, ha? Bilang lalaki, bilang may asawa, no? Kadalasan kasi talaga, ganito nangyayari. Kami yung ako yung pera ko. Pera niya. Dati, ganito ginagawa ko. Kumbaga parang, madalas na nangyayari yan, lalo na pag may mga luho yung asawa. Ah, yes! Diba? Ang katwiran naming mga lalaki, diba? Kasi pinaghirapan naman namin yan. Diba? Yes! Ganun yan, ganun naman. Pinag-ipunan namin kasi gusto ko mabili. Pero, alam mo, sa totoo lang, ang dami pang mga kalalakihan din na talagang gusto lang nilang may pera sila, kanya-kanya, para mag-jowa lang. Correct. Pero sa mata ng tao, anong sense na mag-asawa kayo? Ba't ganun? Diba? Ang pangit tingnan. Para anong nangyayari? Nagsasama lang tayo sa isang bahay, pero buhay binata at buhay dalaga pa rin kayo. Sa madaling salita, partner, kanya-kanya. Oo. Pagdating sa pera. Diba? Ang pangit, ha? So, makapangit ka naman. Ganon kami ngayon. ganon ako, pero alam mo, ito, partner, ha? Oo. Ganto na lang yan. Maraming mga panggaring kasi natin ang nasanay kasi. Nung araw kasi, ang mga babae talaga ang umahawak ng pera. Totoo yan. Totoo. Diba? Kaya nga may tawag sila. Yung entrega ang tawag nila nung unang panahon. O ngayon generation kasi wala na eh. Wala na. Pera mo, pera ko. Oo, ganun pera, kasi pera, nga. Pera mo, pera ko. Parang nauso working, ngayon eh, couple, diba? Eh. So kung pareho kayo nag-work, so kanya-kanyang pera, ganun yung dating. Sa ganung sitwasyon kasi partner, parang hindi kasi hindi na ako okay. Ako natauhan na ako eh. Alam mo bakit? Nakakagulat to para sa isang lalaki. Ako, ganito mga pangga, seryoso to.
nasabi ko rito kay Sheena kanina. Alam nyo, sa totoo lang ako, bigla ko lang na-realize, no, na pagka ako bumili ng luho ko, ato, magkasama na kami ni Milky, magkasama na kami. Parang ang nangyayari kasi, ako lang yung masaya. Okay. Ang asawa naman natin, oo, supportive yan, pero deep inside, merong something na, binili mo lang naman yan para sa'yo eh. Ikaw lang naman ang masaya eh. Nandito ako para ano eh. Bakit kaya ano, ba't hindi kaya natin gawin na lang na yung lahat ng pera natin, o yung mga pinaghirapan natin, ibigin natin sa asawa natin, kasi naniniwala ko, Naniniwala ko na mga babae ay magaling humawak ng pera at mag-budget. Oo. Ako. Ikaw ba talaga yan, Jim? Sisimulan ko ngayong araw, partner. Kasi antaray mo, ah. Sisimulan ko talaga. Dahil ano eh, hindi natin kasi alam ang ano eh, ang buhay natin, ah. Ito, bigyan kita ng scenario, partner. Halimbawa, ganito, kanya-kanya pa rin. Pera ko, pera niya. Kaya wala naman. Sample lang ha. O may nangyari sa akin. Kung nga rin, aksidente ka. May nangyari sa akin. Nasagasa ang mukha mo, durog. Huwag naman magano'ng sakto lang. Yung buhay pa. Huwag naman durog. Pakita mo yung napakama. Hindi masyadong durog. Pilay lang. Ano lang. Basta minor injury. So, ayan. Ayan. Ganun na nangyari. So, ngayon, saan kukuha ngayon ng pera? Dahil hindi naman alam niya kung meron bang perang tinago. O dahil yung pera mo kung saan mo nilagay. Eh si Mrs. naman, meron siyang pera pero hindi sapat eh. Oo. Oh, yun yung ang naisip ko, bakit ganun? O para sa anong gagawin niya, mangungutang? Eh naalam niya naman na ikaw ay may pera. So concerned ka sa Mrs. mo na baka mamaya ma-run out of budget, 'di ba? Kasi 'di ba kaysa manghiram siya na alam naman ng mga tao na yung maganda naman trabaho ng Mr. mo, bakit ano nangyari sa inyo? Kanya-kanya ba kayo? 'Di ang pangit pa ng imahe ko. Kaya nga sinabi ko na lang, partner, na kung kayo, ma-realize nyo yan, gawin nyo kasi na ibigay nyo lahat ng pera nyo para naman ma-experience ninyo na kung ano man yung mga ibigay sa inyo ng misis mo, ma-appreciate mo. Kaya pinaghirapan yan kasi magjo-join na kayo ng pera. Di ba? Kasi marami siyang gustong bilhin na hindi niya mabili kasi nga kulang. At yung pera mo kasi, nasa iyo lang. Sa asawa lang. Okay, gets. Ano mo? Kaya ayoko ng... Nagulat lang ako, no? Kasi parang bihira sa lalaki na ganyan yung pananaw. Ewan ko sa mga nakikita ko lang sa panahon ngayon, di ba? More on... Lalaki yung umahawak ng pera? Kanya-kanya, madalas. Di ba na may pera ko, hindi kita bibigyan. Kumikita ka naman eh, ganun. Di ba parang, ang pangit talaga ng ugali ko talaga. Sa'yo nang galing yan, ha? At malamang merong iba ding ganyan din na tinamaan. Bakit? Kasi nga, di ba, isipin nyo mabuti yun. Na, di ba, lahat naman kayo, dapat magkasama kayo at, kumbaga, yung pera nyo, iisa lang. Tsaka, dapat open kayo sa finances, ha? Ewan ko para sa akin, ha? Mas nag-work yun na, kunwari, ang kaibahan natin, Jimbo, sa amin kasi, kanya-kanya, pero kapag kunwari, kinailangan ng budget, meron. At yung mangyayari nga, maghahati kayo. Maghahati. Iba pa rin yung pakiramdam na, nasa iyo lahat yung pera at kaya niya. So na, parang kailangan na sa akin lahat. Di ba, ang sarap ng mapakinggan na sabihin ng misis mo na, Han, darling, sweetheart, nabayaran ko na yung bills natin. Hindi, panibago sa pandinig, kung no? Kung mag-ayaw mo nung dating na, magbigay ka na, mangihingi ka pa. Or mag-share pa tayo na, budget diba? Natin, gano'n. Maiba ang pangit, di ba? So parang kung may tao doon, magkasama ba to? Ba't parang gano'n? Parang nagdo-dorm lang ba kayo? Di ba na nag-gets mo? Gets. Kasi kung ibabalik mo nung unang panahon, yung nakaraan, dati pa talaga, gano'n naman talaga eh. Ang ayoko naman kasi mangyari, yung tawag dito, kunwari, wala ka namang baon. Kunwari, ikaw asawa ko. Ayoko naman yung aalis ka nung wala kang pera. Hindi, ikaw correct ko lang to. Hindi naman sinabi ko, eto ha. Hindi lahat-lahat. Oo, hindi ko naman lahat na, pati mamimiso, ibibigay ko. Yung tipong babauran lang kita. Alimbawa, sumahod ka, di ba? Siyempre, kukuha ka na pang budget mo. Siyempre, sa panggasolina mo. O, di ba, alimbawa, sample lang, alimbawa. Kumbaga may combined account kayo. Nandun yung pera nyo. Pero, siyempre, ikaw, kukuha ka na pang sarili mong panggastos. Like, for example, kung kayo nagmumuto, may panggasolina ka. Alam mo nang mangingin na pa yung panggasolina, wala kang pera. Ang pangit naman. Hindi lahat. Yan ang pinakaayaw natin. Hindi, yun ang ayoko. Pangit yung ganun yung ipahingi ako ng ano. Ibig sabihin, pagdating sa mga malaking halaga, diba, iisa kayo, sa kanya. Oo, totoo yun. At saka, para dun kay sender,
The mere fact na nag-message ka dito at nagtatanong ka ng ganyan, ibig sabihin hindi kayo open sa finances ninyo. Hindi yan. So dapat maging open kayo, lalo na pera. Di ba? Sinasabi nila yan ang wag na wag pag-aawayan, pero yan ang wag na wag din na hindi nyo pag-uusapan. Tama. Lahat kailangan nyo, kung kunwari may utang ka sa ganito, may utang ka sa ganyan, alam dapat ng partner mo. Kaya nagkakaroon ng gulo ang mag-asawa. Di ba? Alam mo ba na nagkakaroon ng gulo ang mag-asawa? Kasi minsan si Mister hindi niya alam na nangutang na pala yung misis niya sa ibang tao at pumangit pa yung ano niya, yung image niya, kasi nga hindi siya nakapagbayad ng tamang araw. Totoo. Due date niya. Diba? Ang dating no, nasan ka? Nasan yung Mister mo? Ba't nangungutang ka diyan? Diba, hindi ka nakabayad. Diba ang dami ng ano, ang dami na nangyayari, kasi dito na papasok yung parang naglilihim na ngayon si Mrs. Yes. Kasi nga nangungutang, kasi parang magpapangit yung image din ng asawa niyang lalaki, kasi ba't di mo kasi binibigyan ng budget yan? Correct. Ba't di mo binibigyan ng ano? Ba't nangungutang pa sa iba? Eh, ang ganda-ganda ng trabaho mo. Eh, tapos mag-aaway pa kayo. Diba? Mag-aaway sasabihin, eh bakit ba pinakikialam mo yung mga utang ko? Ayan na. Or misa sasabihin pa sa'yo ng asawa ng lalaki, ba't nangungutang ka pa? Hindi ka pa nahiya sa mga tao? Nangungutang ka? May pera naman tayo. Nasaan ang pera? Oo, yan. O, edi, hindi magkakaintindihan yung mag-asawa. Mag-aaway na yun. Yes. Kasi nga, kanya-kanya. Totoo. Kaya ano rin eh, parang babagsak pa din dyan sa communication di ba? Dapat nag-uusap pa rin kayo. Hindi yung pwedeng taguan. Kaya nga mag-asawa kayo, di ba? Kung ano man meron ka, meron din siya. Yes. Isa lang. Dapat walang taguan. Correct. Lalo na yung mga nagtataguan ng payslip. Yan. Diyos me, yung nagtataguan ng kung anong incentives mo. May malapit pa partner. Yung password mismo ng ATM mo, hindi niya alam eh. Di ba? Yun yun. Ano yun? Bakit? Ituturing mo ba yung asawa mo na magnanakaw? O yung asawa mo mismo, kompetensya mo? Na naglilihim, di ba? Pwede mong ibigay yung pera mo at kumuha ka na. Ito, kumuha ka na pang budget ko ha. O itong pera na itong sobra sa'yo na yan, itago mo yan para sa atin yan. O, di ba ganun yun? Totoo. Lalo na, Jimbo, nag-a-apply din yan sa may mga anak. Tama. Paano kung walang panggastos, misis mo, na paano yung anak ninyo? Saan kukuha ng pera? Tama. Kasi may lalo na sasabihin, nagpapakirap ako dito para lang masustentuhan yung pamilya natin. O nasaan yung binibigay mo? Oo. Nasaan yung pera na dapat eh? Kasi pag, iba yung ano ha, ito ha, i-correct nyo rin dapat to pangga. Kapag nagbigay ka ng pera, hindi iisipin kasi ni Mrs. pag binigay, nasa kanya siya mag-budget. Hindi yung ibibigay mo, tas kukunin mo rin. Correct. Ha? Hindi ganun ha. Diba, binigay mo. Nagpatago ko lang. Ginawa mong bangko yung asawa mo. Di ba? Hindi ganun ha. Ibig sabihin, pag binigay mo, alam niyo na, o diba, alam niyo na bayarin. O ito, magpapakita ng internet. Binayaran ko na ha. Ganun. Kumbaga dapat ano, kumbaga sa madaling salita, ano ba, transparent. Transparent talaga. Lalo na sa mga binibili, isa pa yan, Jim. Yes. Kunwari kumuha ng isa, bili tayo ng bagong sasakyan, bili tayo bagong motor. Ayan, isa pa yan. Bili tayo big bike. O, pusa. Hindi naman. Hindi nakabayad. Hindi mo sasabihin sa misis mo na hindi mo pala kaya. Nagyayabang ka. Sige, kaya. Bili natin yan. Sige, babayaran ko. Misa kasi nauna yung yabang. Pero di ba, o sino bang magtutulungan? Di kayo din yung magkasawa. Correct. Kaya tapos itatago mo pa. Sasabihin mo, hindi binigay lang sa akin ito ng kumpare ko bagong motor. kaya dapat po mga pangga, no? Huwag nyo nang hintayin, ano, kung kailang ma-realize nyo, kung kailang may edad na kayo, tsaka nyo lang gagawin. Ako talaga, ngayon talaga partner, sobrang ano eh. Hindi ko pala alam, mga lalaki pala, may mga ganyan ha. May napakinggan ha. Ano totoo talaga na, syempre, wala eh, tumatanda tayo eh. Kasi sa mga matatanda, ganyan yung madalas na pinag-aawayan, Jimbo, di ba? Na nag-aaway sila na, hindi ako binibigyan ng entrega ng tatay mo. Diba? Ganyan, o. Hanggang sa ano, basta iabot mo lang yung pera. Tapos, ikaw na pala mag-budget, kung ano yung iip. Kasi ang asawa naman natin, yung mga babae na kayo, bilang kayo mga kababaihan, alam nyo naman kung saan itatago nyo to, pag may sobra, ito pambayad ng bills, yung matitira, i-deposit sa banko, kung may banko kayo. Usap talaga. Usap lang. Kaya naniniwala kay ate na pag-usapan nyo yan. At pag naman si Mister mo, syempre, pera yung dalawa yan, hindi lang pera lang niya. Totoo. Ha? Diba? Okay. So, tingnan natin yung mga naka-ani dito, naka-relate dito. O nga, parang gutom ka na, Barton. Parang nagugutom na ako, ah. Sino ba yung mga naka-relate dito? Kayo ba? Yung mga mister nyo ba? Ganyan, oh. Hindi ko sasabi, lahat ng lalaki lang, Barton. Pati yung mga babae. Oo. May mga babae rin kasi na nagtatago at hindi sinasabi rin kay mister, ha? Sa lahat po yan, ha? Eto, sabi, alam po kasi ng mga babae mag-manage ng pera tulad ko po. Tinuruan po ako ng mama ko kung paano mag-budget at magtipid ng pera. Tama. Sabi ni Darwin Rosel. Eto, parang kami ni Mrs. Kanya-kanya. Akin yung tubig, kuryente,
Tapos, kanya naman ipamasahe ng mga bata at baon. Oh, ikaw okay ka doon? Kasi nga, yung setup namin... Kanya-kanya kasi kayo? Oo. Ah, ganun din. So parang... Hindi, hindi siya kanya-kanya. May hati. Meron kaming spare budget for... Ano, yung ba, ikaw sa bill, siya sa mga gastos sa ulam, yun, ganun. Yung mga ganun. Pagkain. Pero kami budget para doon. Pero iba pa rin ano, iba pa rin yung pag sinabi mo na nandun lahat na wala ka nang intindihin si mister, yung lahat ng mga bayarin ninyo bayad na. Oo. Tapos lahat siguro, mga, kapag may baby na. Hindi rin eh. Dapat napapractice yun kahit wala pa kayong baby. Kailangan dapat, para, ano, kung kailan magka-baby, tsaka lang papraktisin mo gano'n. Hindi, kasi kung yung setup nyo naman, eh meron lang kayong spare budget, ay meron kayong nakalaang budget. Dapat alam din niya, kasi kung pera, ano ba, oo, yung pera transparent niya, dapat, pero hindi pera mawawala dapat, yung... Hindi, dapat yung bind, magkasama na. Lahat-lahat. Tatago niya. Siyempre, hindi naman lahat-lahat. Ibig sabihin, meron siya pang gastos niya. Ay, pang, oo naman. Basta yung pera na malaki. Oo, basta, naman. Once na malaki, ano ba yung halaga malaki? Basta hindi 5,000 pataas, itago mo. Iabot mo sa kanya, ganun. Oo. Ekis tayo dun sa tataguan mo ng pera at bibigyan mo lang ng allowance. Cannot be. Naiiba na kasi ngayon, di ba? Kasi nga nangyari, toka-toka. So para kayong nasa boarding house. Diba? Parang best friend lang kayo. Oo, para ako yung sa ano, tubig ha, ikaw sa kuryente ha. Di ba ganun? Hindi pa pwede bang pagsamahin na lang na, kumbaga, yun nga yun, ibig sabihin, pag may sumobra, deposit sa banko. Oo, savings. Savings. Ayun na, paano magtitiwala kung siya rin ang sumira noon? O, sabi ako. Ayun naman ako. Ayun yung medyo delikado na kapag may issue na kayo sa pera. Yun yung sinasabi ko sa inyo. O, diba? Number one yan, na-eki sa ano ha, sa relasyon ha. Kapag nagka-issue sa pera, mabili, mahirap na ibalik ang tiwala. Ako, totoo. Mag-aaway talaga kayo dyan. Totoo. O, yan lang naman. Buti daw si Mrs. walang luho, o, diba? Swerte, naku, swerte kayo ganyan. Kapag walang luho ang inyong mga misis. Yun nga masama eh. Wala nga luho si misis. Eh si mister ang may luho. Ayun o, lang. Nga, doon nga nangyayari. Doon nga nagkakaon ng gulo. Diba? Masaya lang yung asawa, ang lalaki. Pero yung babae naman nagsasuffer sa mga bayarin. Ayun o, lang. Diba? Dapat kung ano yung mga bagay na bibili ninyo, dapat kapakipakinabang. In fairness dito kay Kuya ba ito, ako 100% pati extra. Talagang walang natitira sa kanya. Pero wag naman lahat. Ano tawag ito? Sino pa ito? Si Adler. Adler. Dapat yan. Antaray, 100%. Magtira ka rin ng panggasos mo. Eh, paano pagkakain ka? Ano, bibili ka ng tinapay, bihingi ka pa kay Mrs.? Eh, di ba? Ano ba naman yung meron kang pocket money? Pocket money. Para sa mga gasusi mo rin. O, tanong ko lang po. Kami nagtanong na, partner. Tanong ko lang po, si mister ko lahat ng bills. Tapos ako po sa vacation namin. Pero, depende talaga yan. Depende rin sa inyo. Hindi, ang tanong dito ba, yung pera nyo bang dalawa ay magkasama na? Or ibig sabihin, kumbaga naka-savings na ba yan? Na magkasama? Kasi di ba iba yung pera niya, pera nyo, ano ba, pera ko, pera mo, meron akong naka-savings, may naka-savings ka rin. Dapat. Di ba? Pero yung... Tapos meron pa kayong joint account. Na nandun na yung pera niyong malaki. Oo. Di ba yung pag-iipunan ganun dapat nyo. Yun. Kung baga walang uuwing luhaan, kailangan lahat may pera. Ganon. Sabi niya, ano, hindi po. Hindi daw sila. Dapat ano yun. Hindi siguro. Baka starting pa lang sila. Wala pang talagang ganun siguro, mapag-uusapan yun. Oo. Mapag-uusapan. Habang tumatagal. Tandaan nyo, ang hirap din kasi sa mister yung pera lahat. Pag bumili ng motor yan, gustong bumili, bibili yan. Pag bumili ng parts yan, patay ka. Pag bumili ng mga ano, ganyan, wala matitira sa inyo, di ba? Parang, kasi alam ko, ganun din nasasabi ng mga asawang babae na, bumili na naman ikaw. O, di ba, ganyan yung mga reklamo sa Facebook? Di ba, ganun nasabi ng misis niya? Mas mahal mo pa yung motor mo kaysa sa misis mo. Yun pumapasok. Basta pag, holiday kami, ako na ang gagastos sa lahat. 20 years na po kaming mag-asawa. Sabi ni Bongga. Josie. Basta ano, nasa sa inyong pagsasama yun. Kasi nga, di ba, hindi naman namin kayo madidiktahan kung ano dapat yung gawin. Pero di ba, you parang... You do you. Parang, pero yun nga, mas maganda talaga na meron pa rin kayong tawag dito, pera. Na magkasama. Join ako kayo. Pwede naman yun eh. Basta hindi masyadong maluho ang mag-asawa. Kayang-kayang budgetin kahit maliit lang yung budget na binibigay ng asawa. Tama yan, sabi ni Ate Cynthia. O, di ba? O, 100% kay Mrs. pati extra sa loob ng 24 oras tuloy. 24 years. O, congrats ha. Okay, o yun lang naman ha. Yan. Basta wala namang ano ha.
walang sapilitan, pero i-try niyo 'yung ganyan. Kasi 'di ba asarap sa pakiramdam na merong misis sa'yo na misis mo mismo na siya ang mag-aasikaso ng lahat. 'Di ba? Hindi lang puro ikaw 'yung lalaki na gusto ko ito, ulam ko, yes, gusto bumili tayo nito. Pero 'di ba diktador lang? Kaya nga ang dahilan ni misis, paano kita lulutuan ng masasarap wala kang ang inaabot. 'Di ba? Ganun 'yan, 'di ba ganun 'yon? Wala kang binibigay na pambili. Pati 'yung tono. 'Di ba ganun? Pero para hindi kayo makarinig ng ganyang salita ni misis, mag-abot kayo at sana mag-budget. Everybody is happy. Happy wife, happy life. Totoo yan. Happy spouse, happy house. tama. At naniniwala ko na ang mga misis natin ay magaling humawak ng pera. Totoo yan. Alright, yun lang. Ano ba? Meron pa bang mabuhay? Wala na. Tapusin na natin to dahil OT na tayo. OT na kami. Oo nga, napasagot. Pasensya na po sa mga sumasagot pa. Hindi na po namin mababasa yan. Ha? Thank you po sa inyo lahat. Anyways, mga bangga, kung ikaw ay may mga katanungan sayang po. Sayang naman yung mga tanong nyo. Dapat kanina dami. Dapat agahan nyo eh. Di ba, Ale? Ulitin namin. Tama na. Anyway, ay, bukas ulit. Bukas ha. Pwede kayo magpadala ng inyong mga tanungan sa aming official Facebook page. Search mo lamang DJ Jimbo. At sa akin naman po ay Sheena 1067. Ayan. At bukas po ulit, mga bangga. At magkarinigan tayo. Maraming salamat, mga bangga. Yes, maraming salamat sa napakagandang topic for today. Totoo. Ayan, at susunod na nga po ang nag-isang Monarch of the Philippine Radio. Siyempre, walang iba kundi si Kuya Chico! At panibagong drama na naman ang hindi natin resolusyonan, pero ating napag-usapan. Kaya masasabi ng GMC dyan ay, anong drama mo? Kami po'y magpapaalam na mga bangga na kasabot na kapiling ninyo nag-iisang pabebot na si Sheena. At ang inyong Jimbalicious DJ na si Jimbo. Dito lang yan sa number 106.7 Energy FM. Bangga, huwag sabihing radyo, sabihin mo!